Si Richard Alda po ito, ang negosyanteng Marino po. So, maraming nagtatanong at madami po mga interesado mag-invest sa stock market po. So, ngayon po, sa, ituturo ko sa inyo kung ano po yung step by step paano tayo mag-invest sa stock market. So, lalo na po sa mga OFW na nagme-message sa akin kung paano daw sila mag-start mag-invest sa stock market. Napakasimple lang po kung gagawin natin yung tamang step by step para makapag-umpisa tayo mag-invest sa stock market po. So, at number one po, kailangan po natin mag-open ng online broker account. So, marami pong mga online broker account, BPI, pero sinasuggest ko po, mag-call financial po kayo. Visit po kayo sa www.callfinancial.com. Ando doon po yung mga requirements kung anong kailangan sa pag-open ng online broker account po tulad ng call financial. So, ang kailangan nyo lang po, pag-open ng account, kailangan nyo ng valid ID. So, yung statement of account or hindi na yata po kailangan ngayon po yun. So, kasi po meron pong Skype interview na. So, kailangan nyo lang po ng valid ID at number one po, kailangan nyo po ng TIN number. So, kailangan may TIN number po. Yung po nagkakaproblema tayo sa mga OFW natin na wala silang TIN number. So, nagtatanong sa akin kung paano daw sila kukuha ng TIN number pag nasa abroad. Ang pagkakaalam ko po, pag kukuha po kayo ng TIN number, kailangan nyo po pumunta sa inyong embassy. Doon po kayo kukuha ng inyong tax identification number. Kung kayo naman po nasa Pilipinas, sa BIR po kayo kumuha. So, kahit po wala pa po kayong 18 years old, pwede po kayong, kung 18 years old na pala po kayo, pwede po kayong kumuha ng TIN number kahit isidente po kayo. Punta lang po kayo sa BIR at tanong nyo kung paano kayo kukuha ng TIN number. So, kung kayo naman po minor age pa or wala po kayong 18 years old, kausapin nyo po yung magulang nyo na mag-open sila ng account para kayo po ang magiging ITF in trust for po. So, yung primary account po, yung mother mo, tapos secondary na po kayo. So, huwag nyo na lang turuan mag-start sa magulang nyo kung hindi naman interesado. So, kausapin nyo lang yung magulang nyo na gusto mag-open, hihingin nyo yung mga kailangan, mga requirements sa nanay nyo, at mag-join po kayo. So, kapag po nag-join na kayo, kasama yung nag-join account po kayo ng parents nyo, so may account na rin po kayo. Kayo na po yung mamanage, hindi yung magulang nyo. Or turuan nyo yung nanay nyo, tatay nyo, na mag-invest sa stock market po. Kung kayo po wala pong 18 years old. So, ITF po tawag yun, in trust for account po. So, yun po yung, napakadali po ang problema pa sa OFW kung paano daw mag-open nga po. So, TIN number, valid ID lang naman po kailangan, tsaka yung ating application form ng confidential na pwede nyong ma-download sa website nila. So, kapag na-download nyo na po yung application form, pilapan nyo. Pagka-pilap po, subukan nyo nga i-scan or picturean, isend nyo sa confidential help desk. Or sa confidential, isend nyo, ipacheck nyo kung okay na po yung application nyo. So, after na-check nyo, kailangan nyo pong email. Email po, padadala nyo through DHL, wala mga LBC sa abroad, kung ano mang po courier o na magdadala sa atin, o kung may kasama po kayong uuwi sa Pilipinas, ipadala nyo sa kanila, ipa-LBC po. So, pagkatapos po noon, pag natanggap na, na-approve na po yung inyong account, meron pong Skype interview na tinatawag, i-schedule po kayo ng confidential kung kailan kayo pwedeng kausapin nila. So, mga basic na tanong lang po, hindi naman po personal interview lang po yan, mga 5 minutes lang po yun, para lang masigurado na kayo yung person na nag-a-apply sa kanila. So, napakadali lang po, 5 minutes, wala po yata 5 minutes po yung Skype interview ng confidential. So, kung meron na po kayo, kung kayo naman po i-walk-in, applicant ng confidential, kung kayo didirekta po, ito po yung pinaka-the best, kung didirekta kayo sa office ng confidential sa PSC Tower, sa Ortigas po, valid ID lang po kailangan nyo, valid ID, at saka po, yung TIN number, number one po, TIN number, hindi ko kayo ma-approve na walang TIN number. So, pag nandito na po kayo sa office ng confidential, pipilap lang po kayo ng form, then isusubmit nyo, then pwede na kayo mag-fund. So, magkano ang starter ng pag-invest sa stock market?
only 5,000 pesos lang po. 5,000 lang po yung ating starter para po tayo nag-open ng bank account na 5,000. So, ang sa pag-open ng bank account, 10,000 yata po. Dito po sa ating broker, 5,000 lang po. So, kung sa 5,000 po, makakabili na kayo ng mga 20 share of Jollibee stocks. So, meron na kayong 20 share na pwede kayong mag-start, mag-invest sa stock market sa only 5,000 pesos po. So, what next po? Pagka na-open niyo yung account, so, kailangan may strategy kayo. So, number one po, strategy. So, habang hindi po pinapuan yung inyong stock application, stock broker application, so, aralin niyo na kung anong strategy na gagamitin niyo, kung anong gagawin yung strategy sa pag-invest sa stock market po. Kasi po, kung wala po kayong strategy, huwag po kayong mag-invest or mahirap po mag-invest na walang strategy sa pag-invest sa stock market. Malulugi po kayo kasi hindi niyo alam yung gagawin niyo. Napakamdali lang naman po ang mga strategy natin, tatawag na market timing, at saka po peso cost averaging. Dalawa lang naman po yan, market timing at saka peso cost averaging. Peso cost averaging po yung bibili ka buwan-buwan, regular, para ma-average mo yung price ng stocks para overtime naman, tumataas yung stocks natin eh. Kaya no problem po. Tsaka yung alamin nyo kung saan kayo mag-invest. Giant. Siyempre, ano pa yung mga giant company? Tulad ng Jollibee, BPI, BDO. Marami po tayong mga giant company na pwede mag-invest. So, yun lang po, number one, na-open ang account, mag-isip ko anong strategy na gagawin sa pag-invest sa stock market po. So, pasensya na po, gumagalaw po yung aking camera dahil po umaalon, kaya tumutumba po yung aking camera po. So, pasensya na. Napansin ko gumagalaw. So yun po, open ang account, number one, mag-open ang account po kayo. At number two, strategy po. So, nagtatanong po yung iba kung mawi-withdraw raw yung ating stocks bond or yearly. So anytime po pwede natin mawi-withdraw yung ating pera sa stock market sa broker natin. Anytime po yan, pwede kayong araw-araw mag-withdraw. Depende po sa inyong buying power or depende sa pera nyo i-withdraw. So anytime po yan. So ang suggest ko lang po, bago kayo mag-withdraw, kailangan nag-gain na, kumita na yung inyong yung ating stocks na naka-invest, kailangan kumita na. Huwag na natin withdrawin to huwag natin ibenta ng lugi tayo. So, hintayin natin na dumago yung pera natin kaya tayo nag-invest para dumago yung ating pera sa stock market po. So, yun lang po. Pasensya na po. Gumagalaw po yung camera ko kasi at si po kami ngayon at maalon. Mapasin nyo, maya-maya tumutumba. So, yun lang po. Maraming po salamat. Kung hindi pa po kayo subscriber ng aking YouTube channel, just click subscribe po. Kung hindi pa po kayo nakapag-like ng aking Facebook fan page, punta po kayo sa at Negosyanteng Marino Facebook fan page po at paki-like na po ng page ko. So yun lamang po at kung willing naman po kayo mag-join sa TRC at para mag-guide din po kayo ni Brother Bo Sanchez, meron po akong link. Mag-join po kayo kung willing kayong maging member ng True Leaders Club. At if member na po kayo ng True Leaders Club, i-message nyo po kayo kung kayo po yung under ng affiliate link. Meron po akong bonus na ibibigay sa inyo. So ito po yung bonus na ito. Ito po yung tutorial na dapat babayaran nyo. Ibibigay po sa inyo ng free kapag po kayo nag-sign up sa aking affiliate link po. So kung meron po kayong mga friends na willing mag-invest sa stock market or gusto nyo i-share ang pag-invest sa stock market, ay itag nyo po yung mga friends nyo kapag napanood itong video na ito or i-share nyo itong mga video na ito para malaman nila na kung ano ba ang kagandahan ng pag-invest sa stock market o kung paano tayo mag-start sa pag-invest sa stock market po. So maraming po salamat. Si Richard Zanda po ito, ang Negosyanteng Marino po. Natin po sa labas. Si maalon ngayon. Stabilizer's office namin. So ginawa ko ng office. Stabilizer's office po. So tingnan natin sa labas. Ito maganda sa online marketing or pag may online business ka.
So kahit nasa dagat ka, pwede kang kumita. Yan po, Agalaw. So yun lamang po. Maraming salamat ulit. Richard Landa, Richard Marino. Bye-bye.